What's up? Kumusta mga boxing fanatics? Welcome po ulit sa aking dimensyon, Dewey Boy Boxing TV. For today's video mga brad, ay ang top 18 na pinakamalaking kinita o highest payday ng ilan sa mga boksingero sa kasaysayan ng boxing. Pero bago tayo magsimula, nais ko pong imbitahan ng mga bago pa lang sa aking channel na i-click ang subscribe at notification bell button para ma-notify po kayo lagi sa mga bago kong uploads. Ito na siguro ang pinakamalaking kitaan ng isang atleta sa larangan ng sports na hindi kayang pantayan ng isang laban lang sa football game o maski soccer match at kahit ano paman na bukod tanging boxing lang ang kayang makapag-generate at makapagpasahod sa isang atleta ng ganitong kalaking kitaan sa isang laban lamang. Maski nga sobrang daming laban sa UFC, ngunit boxing pa din ang nangunguna sa kitaan at mas pinapanood. Maski nga boxing match noong 1920s ay nakakapag-generate ng mas malaking kita kaysa sa mga ilang sports event sa kasalukuyan. Narito ang listahan ng 18 boxing matchup at pinakamalaking kinita nila sa kasaysayan ng boxing. By the way mga brad, hindi pa dyan kasama yung ibang kikitain nila sa laban. Bali kontrata lang nila yan kung magkano ang ibabayad sa kanila sa laban. At hindi na natin tatalakayin ang nangyari sa mga labang ito. Sa 18 pwesto sa listahan ay ang labang The Battle of the Long Count na sina Gene Tunney versus Jack Dempsey taong 1927. Kumita lang naman ang dalawang fighter na yan ng $990,000 prorated. Pag sinabi pong prorated means yun po ang pinaghatian nila sa laban, depende kung magkano ang kontrata nila. At ang $990,000 nga ng taong 1927 ay may value na $14,686,000 sa panahon ngayon, taong 2020. Ito po ang kauna-unahang pinakamalaking kinita sa kasaysayan ng boxing at hindi pa po uso ang pay-per-view ng panahong iyan. Live mo lang itong mapapanood at mapapakinggan sa radyo. Sa 17 pwesto po ay ang labang The Fight of the Century na sina Muhammad Ali versus Joe Frazier taong 1971. Kumita lang naman ang dalawang fighter na yan ng $2,500,000 o may value na $15,933,000 sa panahong ngayon. Sa 16 na pwesto po ay ang labang Rumble in the Jungle na sina Muhammad Ali versus George Foreman taong 1974. Kumita lang naman ang dalawang fighter na yan ng $5 million o may value na $26,178,000 sa panahon ngayon. Sa 15 pwesto po ay ang labang Sugar Ray Leonard versus Marvin Hagler taong 1987. Kumita lang naman ang dalawang fighter ng $12 million o may value na $27,266,000 sa panahon ngayon. Sa 14 na pwesto po ay ang labang Sugar Ray Leonard ulit versus Donnie Lalonde taong 1988. Kumita lang naman ang dalawang fighter na yan ng $13 million o may value na $28,365,000 sa panahon ngayon. Sa 13 pwesto po ay ang labang Manny Pacquiao versus Juan Manuel Marquez 3 taong 2011. Kumita lang naman po ang dalawang fighter na yan ng $25 million o may value na $28,688,000 sa panahon ngayon. Sa tingin ko, $20 million kay Pacman dyan dahil alam naman natin yan ang minimum na kontrata ni Pacman at $5 million naman kay Marquez. Sa 12 pwesto po ay ang labang The No Mas Fight na sina Sugar Ray Leonard ulit versus Roberto Duran taong 1980. Kumita lang naman ang dalawang fighter na yan ng $10 million o may value na $31,325,000 sa panahon ngayon. Sa 11 na pwesto po ay ang labang The Showdown na sina Sugar Ray Leonard versus Thomas Hearns taong 1981. Kumita lang naman ang dalawang fighter na yan ng $12 million o may value na $34,075,000 sa panahon ngayon. Sa 10 pwesto po ay ang labang The Battle of the Ages na sina Evander Holyfield versus George Foreman taong 1991. Kumita lang naman ang dalawang fighter na yan ng $20 million o may value na $37,900,000 sa panahon ngayon. Sa 9 na pwesto po ay ang laban na pinamagatang His Back
na sina Mike Tyson versus Peter McNally taong 1995. Kumita lang naman ang dalawang fighter na yan ng $25 million o may value na $42,342,000 sa panahon ngayon. Sa ikawalong pwesto po ay ang labang The Trilla in Manila na sina Muhammad Ali versus Joe Frazier taong 1975. Part 2 po ito ng kanilang laban. Kumita lang naman ang dalawang fighter na yan ng $9 million o may value na $43,180,000 sa panahon ngayon. Biruin mo mga brad, ginanap yan sa Araneta Coliseum dito sa bansa natin. Sa ikapitong pwesto po ay ang labang The Fight of the Millennium na sina Oscar De La Hoya versus Felix Trinidad taong 1999. Kumita lang naman ang dalawang fighter na yan ng $28,500,000 o may value na $44,155,000 sa panahon ngayon. Sa ika-anim na pwesto po ay ang labang The Ring Kings na sina Floyd Mayweather versus Miguel Cotto taong 2012. Kumita lang naman ang dalawang fighter ng $40 million o may value na $44,970,000 sa panahon ngayon. Sa ikalimang pwesto po ay ang labang pinamagatang Finally na sina Mike Tyson versus Evander Holyfield 1 taong 1996. Kumita lang naman ang dalawang fighter na yan ng $30 million o may value na $49,353,000 sa panahon ngayon. Sa ikaapat na pwesto po ay ang labang The Sound and the Fury aka The Bite Fight na sina Evander Holyfield versus Mike Tyson 2 taong 1997. Kumita lang naman ang dalawang fighter ng $35 million o may value na $56,287,000 sa panahon ngayon. Sa ikatatlong pwesto po ay ang labang The World Awaits na sina Oscar De La Hoya versus Floyd Mayweather Jr. taong 2007. Kumita lang naman ang dalawang fighter na yan ng $52 million o may value na $64,735,000 sa panahon ngayon. Sa pangalawang pwesto po ay ang labang pinamagatang The One na sina Canelo Alvarez versus Floyd Mayweather Jr. taong 2013. Kumita lang naman po ang dalawang fighter na yan ng $80 million o may value na $88,640,000 sa panahon ngayon. Dapat talaga ang pangalawa dito ay sina Conor McGregor versus Floyd Mayweather. Kaso alam nyo na, hindi naman talaga legit na boxer si Conor McGregor. At ito nga mga brad, ang pinakauna at highest paid boxer sa lahat. Ang labang The Fight of the Century or The Battle for Greatness na sina Floyd Mayweather Jr. versus Manny Pacquiao taong 2015. Kumita lang naman ang dalawang fighter na yan ng $180 million o may value na $196,023,000 sa panahon ngayon. Wala na sigurong makakatalo sa ganitong kalaking kita ng isang atleta sa larangan ng sport sa isang laban lamang. At sa tingin ko ay hindi na ito matatalo maski magkaroon pa ng rematch sina Sir Manny at Mayweather. Your opinion, comment down below mga brother. Thank you. Muamat chup chup.